Guys, welcome back to my channel. It's Kaman Dean's Vlog. Nandito tayo ngayon sa Yusu, Korea. Departure tayo. And currently, nandito tayo ngayon sa engine control room. Standby pa rin kasi hindi pa tayo nakakalayo sa loob. Sa looban pa tayo ng Yusu, Korea. So, may mga isla pa at may mga barko pa na papasok at saka palabas. Kaya standby tayo dito. And para nga pala doon sa mga nag-subscribe na sa channel ko, sana patuloy niyong subaybayan yung channel na to. Mapanood niyo lahat ng mga vlogs ko. Sana doon sa mga hindi pa nag-subscribe, mag-subscribe na kayo para masubaybayan niyo rin yung mga ginagawa ko sa vlog. So, yun nga. Ito, nandito tayo ngayon sa control natin. Yan. Andyan yung ano natin, yung panel ng generator engine natin. Ayan, dalawa sila. May dalawa tayong generator para magbigay sa atin ng power supply. Normally, kapag standby siya, kapag departure at saka arrival, 2 generators running, naka-standby tayo. Pag medyo okay naman na clear na lahat, pwede na tayo mag 1 generator. Depende sa demand ng load ng ating mga machineries dito. So far naman kapag nakalayo naman na tayo at wala namang ibang normal voyage lang, walang ibang gagamit ng power supply, walang ibang pagagamitan ng load, so yun, pwede na tayong isang generator lang. So then ulit natin. Medyo messy yung air kasi alam nyo naman guys. Wala nang supply pag nandito. Pag-uwi na lang tayo magpapagupit. So, ayun. Basta abang-abang na lang guys sa mga vlogs natin. Yan nga. Medyo maingay lang kasi gawa ng tumatakbo na yung engine natin at saka may generator. Engine tayo kaya maingay. Ayan. Makakita nyo dito. Andito yung sa generator natin. Yung ito yung sa synchronous scope pag mag-synchronize ka ng generator kung ipaparallel mo yung generator. Ayan. Alam ko naman yung controls, meron tayong digital. Andyan yung control display. Andyan. Nakikita nyo yung controls. Yung fault, saka yung mga event history kapag nag-start na generator, makikita dyan. Bright siya, hindi gano'ng makita, pero pag pinunta ko siya sa sa menu, control display, makikita natin na naka-parallel yung generator natin dalawa. So, ang service natin talaga dyan is yung generator number 1, depende naman eh. Kasi, depende, pinagpapalit-palit naman yan is second engineer. So, si second engineer yung OIC na in charge dito para sa generator engine natin for maintenance at saka sa mga parameters niya at saka sa mga siya din yung nag-maintain yan. So, yan. Yeah, hopefully, sa sunod, alam na rin natin yan kasi pag-aralan naman natin dito at saka tumutulong din naman tayo sa mga ginagawa nila. Pag may mga maintenance tayo, yan, tumutulong tayo sa kanila. So, eto. Yan, makikita nyo, maliit lang kasi yung barko namin. Mga 5,000 gross tonnage lang, maliit lang siya compare sa mga talagang malalaki. Nagsimula kasi ako sa mga maliliit na barko, kaya yan, di pa tayo naka-experience na malaki. Pero may mga nagsasabi na sakay doon ako ng malalaki kasi sayang para sa experience din. So, dadating din naman tayo dyan kung ibibigay. Sa ngayon, dito muna tayo, di ba? Saka, okay din naman, nakaka-ibo naman tayo kahit konti. Kasi, yun nga, wala pa naman ibang pinagkakagastusan. Kaya, pero, talaga, medyo mahirap din talaga ang buhay ng seaman kasi malayo sa pamilya. Just like before nung sa vlog ko dati, na mahirap talaga pag malayo sa pamilya. So, talagang napakalaki ng sakripisyo ng mga
kabaro natin, katulad natin mga seaman. Ayun. Na-experience ko na rin kasi dati na ano na yung kapag halimbawa matagal ang sakayan, talagang ano din, kawawa din ang mga seaman kapag medyo matagal na din hindi nakakapag barko or matagal na ng bakasyon. Ikaw partner, gaano ba katagal ang bakasyon mo dati? 4 to 5 months. Mahirap ba? Mahirap na pag natambay ng 4 to 5 months, no? Mahirap na, no? Lalo na kung walang ibang pinagkakakitaan. Ayun guys, sabi nga ng partner ko, pareho din naman kami. Siyempre kapag matagal na sa lupa, walang ibang pinagkakakitaan, mahirap din na matambay. Kaya, ayun. Kasi ang buhay kasi na seaman, kontrata lang, kontraktual lang kasi kami. Kaya, ayun. Kapag nabakasyon ng medyo matagal, medyo nahihirapan din kapag lalo na walang ibang source ng income. So, yun lang. See you on my next.